kaibigan. Oh, ayan. Nandito na ako sa bahay, nakarating na ako. Ito na yung kinuha natin pa isa-isa, padala-dalawa. Yun, ito yung pinaka-giant dito. Ano, ayan na siya. So, di ba? Ang sarap ng magsipag sa umaga, gigising na maaga. Kasi ang biyaya mabubulok. Meron nga ako nakita doon, bulok. Nabulok kasi hindi na, hindi sana puntahan. So, yung binigyan ni God everyday. Dapat everyday, sabi nga, give us this day our daily bread. So everyday mangingi tayo. Hindi good for 1 year, kundi everyday supply coming from God. So yung sabi nga, and my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. So yan mga guys, wow. Diba? So talking about cleaning also yesterday and planting kamuting kahoy dito sa garden ko. Yan na replenish ko na yan kahapon. Yan sila lahat na taniman na talaga ito. Ito, first row, second row. Ah, second row ito. Oo, mayroon na yan. Tapos, yes, kamote. Yan, nagtanim na ako ng kamote. Yan, ito may mga kamuting kahoy na yan. So, ito yung mga ano. Yan, malalaki na. Kita nyo. Dito sa battle garden. Yan yung kamote na to. Nung tag-init, dinidiligan ko yan. Sabi yan lang, maliit lang daw ang ano nito. Yung laman, pang gulay. E di okay lang, di ba? Kasi wala kaming makalahian na yung magkakalaman. So pwede gulay, gulay-gulay, halawa ng mushrooms, ganyan. O ito, yun yung tanim. Ang gando na siya. So ito, hopefully, kung madala dito ni Brother Ray yung kuan kamuting kahoy hanggang dito sa maarawan, tataniman ko yan until there. Linisin ko ito today unti-unti para sa kamuting kahoyan ko. Yun yung naararo naman ni Balay eh. Aywan ko kung kamuti or kamuting kahoy or mais yan. So ganun at yun basta magsipag lang. At dito ko naman iniwi yung baka na nagngangalan na Berto. Si Berto, ito sa manugang ko na ito. Yan. Berto ang pangalan. Berto. 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 Madali lang sa hulihin kasi magpapakamo tulad ng ina. Diba? Ang bait ano? Oh, yan si Berto. Yan ang sa manugang ko. So kung ibibenta ito, nasa mga ano na siya. Sabi nga, gusto mong bibili, sabi 80k, ganun. Kasi lalaki siya eh. Kaya ganun. So nang doon din ang ina, doon. Mamaya ko pa sila ilipat kasi pag umuulan, hindi rin sila kumakain. Ganyan ang ginagawa nila. Parang mga kambing din ito eh. Hindi kagaya ng kalabaw na yun, masaya yan pag umulan. Eh mga guys, abangan lang niyo lagi, special mention, Magdalena S. Manugura, my elder sa Philadelphian Full Gospel Ministry Church, the Lord Jesus Christ Church, International Incorporated. Yan, yan ako, nung kapanahonan pa ng nagki-caregiver ako. So, God is good all the time. At panatilihin natin na si God nakatira sa ating heart. Sabi nga ganun eh. Ano daw yung isang dangka lang siya mula sa ating mouth. Pag tayo ay tumaw. Kahit nga si Elijah, Prophet Elijah, yung na-showdown sa mga Baal, no? Yung Baal, God nila si Baal. Tapos nag-showdown sila. Tapos yung offering ni Elijah na sa ilalim ng tubig, nakasok ka talaga. Tapos ano, ginanon niya ng fire, kinunsum talaga. And bulong lang nga yun na ano eh, dasal ni Elijah, bulong lang. Silent prayer, or pabulong lang siya, whispering prayer. Whisper lang, narinig. Pero yung mga nagsamba ng mga kanilang Diyos, hindi yung Diyos na creator of the earth,
wala talaga, hindi na, na hindi nininik ni God. Kahit sinugatan pa lang katawan nila, tinawag lang God nila, hindi talaga. So si Elijah doon ang isang kumbaga big victory, victor. So si Elijah ay nasa langit na, ni-rapture siya ni God. So alam niya ngayon ang ginagawa natin dito kasama siya ni Lord. So thank you and God bless us all.